kaayaayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagaba. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maari kang magpakita ng habag kaninuman. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat, ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mabaging ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamalahan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo, magbibigay ka lang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, nang anong gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw poon,
tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awat mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik nang mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin ho muna natin ang mga katabi natin ng good morning. Mga kapatid, sabay-sabay, sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat po at hindi muna umuulan, pero wag nating kalilimutang isama sa ating mga panalangin sa misang ito ang kaligtasan ng ating bansa. Dapat po naman ay mulat tayo sa mga balitang nangyayari rin. Tayo po ay may nagbabantang malakas na bagyo, di umano bukas, pero walang imposible sa Diyos. Malakas ang pananalig at panalangin natin. Ilang beses nang pinatunayan niyan. Sa sama-samang pananalangin at pananalig, walang imposible. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng lahat. Tayo po ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, patapos na po ang buwan ng Hulyo. Patapos na po ang July. At katulad po ng bawat gawain, ng bawat programa, nagwawakas lagi sa matinatawag nating may evaluation. Pag natatapos ang isang programa, ang isang gawain, may evaluation sa dulo o pagtatanong. Ano ba ang mabuting nangyari? Ano ba yung tamang nangyari? Saan nagkaroon ng kulang? Saan nagkamali? Mga kapatid, pag natapos ang buwan ng July, ano kaya ang magiging evaluation mo sa buhay mo? Ano kaya ang magiging evaluation mo sa sarili mo, hindi ng ibang tao? Tantanan mo yung buhay ng iba. Naalala ko yung nabasa ko nitong mga nagdaang araw. Ang sabi doon sa conversation, doon sa pag-uusap, baka makarelate kayo. Sabi nung kaibigan niya, bakit parang tumataba ka na? Ang sagot nung kaibigan, siyempre, pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay ng ibang tao. Alam niyo na kung isasagot ninyo, pag meron kayong mahaderang kaibigan at sinabing, uy, ba't tumataba ka na? Siyempre, pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay ng ibang tao. Pag natapos ang July, ano kayang magiging evaluation mo sa sarili mo? Mas naging mabuting o masama ba ako? Mas naging maligaya o kawawa ba ako? Alam po ninyo, isa sa mga programang ibinabalik natin, dati meron naman eh, ibinabalik po natin sa simbahan ng Quiapo ay yung pagtuturo, paghuhubog natin sa mga kapatid natin dito sa Manila City Jail. Tuwing Webes po, yung mga members ng Formation Ministry, katikista, at ang ating legal office, si Kuya Boy, nagpupunta sila dyan sa Manila City Jail at sila po ay nagbibigay ng katesismo, ng paghuhubog. Dati-dati po, nung ako'y bagong pare, bukod sa misa, nagdadala ako ng sabon at tinapay. Parang hindi nga lang magandang peterno, ano? Sabon at tinapay. Buti hindi nila ipinalaman. Pero ngayon, ang binibigay na ho natin sa tulong po ninyo ay sabon, malinis na tubig na kanilang inumin. At kapag lumalaya po, binibigyan ako ng record. Kapag lumalaya po itong mga kapatid natin dito sa Manila City Jail, sila ay dumadaan dito sa Quiapo. Dahil binibigyan natin sila ng bagong damit, bagong tsinelas, grocery, at pamasahe kung kinakailangan. Alam nyo, hindi katulad sa Bilibid sa Muntinlupa at Correctional sa Mandaluyong, kung saan doon ang maximum, ang medium, ang minimum security magkakahiwalay. Pero dito sa City Jail, sama-sama lahat. Pero sa awa ng Diyos, kahit magkakasama ang matitigas ang ulo,
at unti-unti nang nagbabago, may mga lumalaya pa rin sa kanila. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa ikinuwentong talinghaga ni Kristo ngayon, tungkol sa sabay-sabay at magkakasamang pagtubo ng trigo at ng masamang damo, makikita natin ang dakila at walang hanggang habag at awa ng Diyos. Ano ang sabi ng mga alipin? Bunutin na po natin yung mga damo. Baka makasira lang yan sa magaganda at mabubuting binhing tinanim mo. Anong sabi ng may-ari? Wag. At baka madamay, pati yung mabubuti. Kahit may mga taong nagsisimula ng gulo, ng away, naniniwala ang Diyos, meron pa rin mga taong nagpapasimuno ng pagbabago at pakikipagkapwa-tao. Kaya nga, nung pigilan ang may-ari, yung kanyang alipin, dahil baka madamay din, dahil baka masira din ang mabuting, ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang Diyos, makinig po kayo, na ang Diyos araw-araw umaasa din, naniniwala rin na mas pipiliin mo ang kabutihan kesa kasamaan. Na mas pipiliin mo ang katapatan kesa kasinungalingan. Na mas pipiliin mo ang kaligtasan kesa kamatayan. Sa theology, mga kapatid, may magandang termino, metanoia. Pag sinabing metanoia, pagbabago, conversion, reformation. Pero alam naman ng Diyos, hindi madali ang magbago. Ang mahalaga, naiisip mo na at sinusubukan mo nang magbago. Gusto pong makita, gustong marinig ng Panginoon ngayong umaga, lahat ng nagsisikap, lahat ng iniisip ng tigilan ang masama, magbago at maging mabuti na, pumalakpak tayo ng malakas para sa Panginoon. Kasama ako. Ang mahalaga, iniisip mo na, sinusubukan mo na. Do not easily give in and give up to the temptation. Ang tawag dyan kapag kami nasa seminaryo, pag nagkukumpisal kayo, siguro narinig nyo na yung salitang perseverance. Persevere. Magsikap ka. Huwag mong bastang isuko na lang ang sarili mo sa kasamaan, sa kalaban. Kaya ano ang paalala ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon? Kung nahihirapan ka magbago, tawagin mo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang lakas para malabanan mo ang tukso na sumuko at isuko na lang ang sarili mo na maging masama at manatili sa masama. Alam nyo, ang Espiritu Santo minsan nag-aanyuyan sa mabubuting tao tulad ng kamag-anak, ng magulang, ng kapatid, at mabuting kaibigan. Mga taong magtutulak sa iyo na huwag sumuko, na huwag pumatol sa kasamaan ng iba, kundi lalo pang lumago sa ginagawa at pinapakitang tama. Pero sabi nga ng unang pagbasa, huwag mo rin kalilimutan ang paalala ng aklat ng karunungan. Kung paano ka araw-araw, paulit-ulit kinakaawaan ng Diyos, sana matuto ka rin maging maawain, maunawain
sa mga taong kagaya mo, nagsisisi na rin, nagbabago na rin. Tandaan natin, kung para sa ibang tao, tapos ka na, wala ka na, sa Poong Nazareno, kaya mo pa, pwede ka pa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag po nating kalilimutan, ang kaharian ng Diyos ay hindi malayo, ay hindi matagal pa, kundi ang kaharian ng Diyos nandito na, nagaganap na, kung saan kahit may mga kwento pa rin ng kasamaan at karahasan, mas marami pa rin ang gumagawa at nagsisikap mabuhay sa kabutihan, nandoon ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, may isang linggo pa ang buwan ng July. May isang linggo pa tayo bago ang evaluation. Para sama-sama, sabay-sabay nating matapos ito ng mabuti at nabubuhay pa rin ng mabuti. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin sa Ama at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang ay maging tagapunlan ng iyong salita sa lahat ng uri at estado ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita mo, Ama, upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng iyong salita upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang mga nasa piitan at lahat ng binansagang masamang damo ng lipunan ay makadama ng pagpapatawad mula sa iyo o Diyos at tunguhin ang landas ng tunay na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Ngayong pandaigdigang araw ng mga lolo at lola,
Ipagdasal po natin ang mga matatanda sa ating pamilya, ang ating mga sariling lolo at lola, lalong-lalo na ang mga may sakit at mga matatandang napapabayaan ng kanilang pamilya. Ipagdasal din natin ang mga katutubo at mga kapatid nating nakabilanggo, ang mga jail officers, ang mga naglilingkod sa iba't ibang bilangguan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain, ang mga may sakit, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at mga pagkukulang. Isugo mo ang iyong espiritu upang patatagin kami at bigyang lakas sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas, sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pag-
nakakilala ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa bilay ay nagpalakad at ang hiram ay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating lolo at lola at ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang walang sawang nagpapatawad at tumatanggap sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ng ulan
sinag ng buwan. Batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa iyo, dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siya ng dukha. Ilaw ng may takot, ginhawan ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalin, ika'y naroon. Tumalikod man sa iyo, dakilang pag-ibig mo sa akin tatawa at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang ita tapat sa puso. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor ng Itim na Poong na Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 to 2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan,
maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929 o 8244-5609 o 0966-211-2152. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na July 25, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest, Santo Niño Parish, Maykawayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Pinaalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Una, tayo po ay mainit na bumabati ng isang happy Grandparents Sunday sa lahat ng mga lolo at lola natin. Palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola. No? Patuloy natin silang ipagdasal sa kanilang mabuting kalusugan at sa kabutihan ng kanilang kalooban. At pangalawa, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon, hindi lang sa koleksyon sa misa, sa mga nagpapadala sa ating finance office ng pinansyal na tulong, sa ating Benedict Building ng mga bigas, dilata noodles, at iba't iba pang bagay na ibinabahagi natin hindi lang kapag may sakuna, kundi sa lahat ng pagkakataon na tayo ay tinatawang maglingkod sa isa't isa. Noong nakaraang linggo, tayo po ay nagdala ng handog sa mga kapatid natin sa Zamboanga City sa Mindanao, sa mga Badyaw at iba pang mga katutubo. Maraming salamat dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan, pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ng pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.